Hello guys, so sa mga hindi nakakilala sa akin, no? So ako nga pala si Marlon Ubaldo. So pinanganak ako March 1, 1985. So ngayon ang pecha ay February 27, 2024, no? So 28, 29 kasi leap year ngayon. And March 1, so 3 days na lang guys, is birthday ko na. So gusto ko kayong invitahin guys sa birthday ko. Pero para maging formal yung pag-invite ko sa inyo, ay gagawa muna ako ng invitation. Nga guys, ang i-vlog natin ngayon, no, ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng invitation na sobrang dali lang. Sa tinagal-tagal ko na guys, nagbebenta ng printing business na package, no, so maraming ayaw mag-start ng printing business sila, no, kasi ang problema raw nila, hindi raw sila marunong mag-layout. So hindi raw sila marunong guys gumamit ng Photoshop, yan usually guys ang kanilang worry. Sa totoo lang guys, no, ang Photoshop kasi ay matagal na talagang ginagamit yan. So nung panahon ko pa yan, okay, no, so sa mga 10 to 20 years ago, yan yung ginagamit namin na pag-layout. Pero sa panahon kasi ngayon guys, ay marami ng mga nagawang mga app o mga software na pwede natin maggamitin na para mapadali guys yung editing natin. Isa na dyan guys yung Creative Fabrica na lagi ko ang pinapakita dito sa may vlog ko na nag-offer sila guys ng million files and templates na pwede mo i-download at pwede mo magamit sa yung printing business nang hindi ka nag-aalala ng copyright. At ang maganda pa dun guys, no, kapag nag-subscribe ka, gamit yung link na ilalagay ko dyan sa may description section ng video na to, makakapag-subscribe pa sa kanila for free. Pero hindi natin guys i-feature dito nga yung Creative Fabrica. Ang i-feature natin dito guys is paano ba gumawa ng invitation gamit yung Canva. Kasi guys, yung Canva, yan yung sinasabi ko ng mga tools na mapapadali guys yung editing mo. No, kahit wala kang ka-skills sa editing. Kasi guys, ang Canva is drag and drop lang, pindot-pindot lang na sinasabi ng mga nagpapalayout na ayaw magbahid ng malaki. At isa pa guys, no, yung gawa ng Canva is parang professional, pero ang totoo, hindi naman professional yung gumawa. So kung hindi ka guys masyadong magaling sa may Photoshop, walang problema yon. Okay, kung saan ka komportable na gamitin na app o software, pwede mo guys gamitin yan. No? Yung nga lang, ang problema kasi kapag ka ganito yung mga ginagamit mo is hindi unique. So hindi ka guys pwede mag-start dito from scratch. Kasi nga guys, templated na yung mga gawa dito. Ibig sabihin nun guys, meron ng template, i-edit mo na lang, papalitan mo yung pangalan, lalagay mo ng picture, so ganun guys. So minsan makikita mo yung mga kamukha ka. Yan lang naman ang cons kapag ka gumagamit ka ng mga editing app na ganito, hindi ka mukha ng Adobe na pwede ka talaga mag-start from scratch. So hindi ko napapahabain yung video na to, no. So ganito lang guys, kasimple gumawa ng invitation using Canva. Marami kasing nahihirapan nga gumamit ng Photoshop, no. So yung iba naman ay gumagamit is Creative Fabrica. Ngayon naman gagawin natin guys is gagawa tayo ng invitation through Canva, no? Kasi ang Canva guys, napakadaling gumawa dito ng invitation. Hindi ka nga lang unique, pero at least hindi ka guys mahihirapan sa paggawa mo ng mga invitation. So sana maging Canvasador tayo, no? Para naman kumita tayo dito sa ginagawa natin na pag-promote dito sa may Canva. So try ko mag-apply ng maging Canvasador this March. Punta muna tayo guys ng canva.com, no? So ang gagawin nyo dito is pwede kayong mag-sign up for free. So libre lang naman tong Canva guys, no? Iba kasi gumagamit ng cellphone. So pareho lang naman yan yung cellphone saka sa may laptop, no? Pero ako kasi mas gusto ko talaga gumagawa sa may laptop. At kung meron kang printing shop guys, no, mas maganda meron ka dapat laptop kasi hindi talaga pwedeng cellphone lang ang gagamitin mo sa yung printing shop. So ang gawin muna natin dito guys, maghanap tayo ng template. So lagay natin is birthday invitation, no? So very basic, search lang na yan. So ngayon, pwede na tayo makapili dito ng gusto natin na birthday invitation tapos i-edit natin siya mamaya. So gawin natin na birthday invitation, ito na lang, itong dinosaur, no, para kids at heart. Yan. So kapag in-click natin siya, may nakalagay dito customize this template. Yan. So pwede na natin siya guys i-customize to kasi lahat yan ay pwede natin i-select, pwede natin igalaw. So ang gagawin natin, syempre papalitan natin yung nasa gitna, ilalagay natin yung ulo ko. So halimbawa guys, ito yung napili ko na ilalagay ka ng ulo, no. So dalawa kami ng asawa ko. So alisin natin yung asawa ko. Yan. So i-crop lang natin siya ng ganyan. Yan, tapos syempre ako lang naman yung kailangan kasi ako lang naman yung may birthday. So i-save ko lang siya, pagka-save ko sa kanya guys, no, so ito na siya. So gagawin natin guys, no, aalisin natin yung background niya. So paano natin aalisin yung background niya? Ang gawin natin is punta tayo ng remove.bg, tapos i-drag natin siya doon. Yan, so makikita nyo na naalis na yung background ko, pero mayroon pa ditong kamay. So gagawin natin, naalisin natin tong kamay, no. So i-click natin tong erase and restore. So erase natin guys, tapos i-highlight lang natin yung kamay ng asawa ko. Yan, so naalis na siya guys, no. So ako na lang yung natira. Ang gagawin ko, i-click ko lang tong done, tapos i-download ko lang siya. So ito na guys yung aking picture na na-download, no. So checkered na yung likod, ibig sabihin yan
transparent na siya. So, ang gagawin natin ngayon guys, babalik tayo dito na may Canva. Tapos, idadrag lang natin to dito, papunta dito sa may Canva. So, nakita nyo guys, nadadrag natin siya dito. So, ilalagay natin siya dun sa may loob ng picture. So, alisin lang natin to. Yan, iurong natin yung mga dinosaur. Yan, iurong natin. Tapos, syempre dito, lalagay natin ang pangalan. Pangalan ko, Marlon Ubaldo. Okay, so, ang birthday ko guys, sa mga hindi nakakaalam, is 01 March 2024. Yan, so, ilagay natin na ganyan. So, makikita nyo, diba? Sobrang easy lang nito. Drag and drop lang talaga. Tapos, sabihin na natin na ang magaganap ang birthday ko is 12 o'clock. Tapos, ang address ay secret muna, Quezon City. Yan, so, invited kayo lahat guys no, sa birthday ko, pero yung venue, hanapin nyo na lang kung saan gaganapin. Okay. So, ito, palitan natin ito. Celebrate with us. Lagay natin celebrate with me. So, makikita nyo guys na pinalapalitan natin siya. Tapos yung iba, okay na yan. So, nakita nyo na ilang segundo lang natapos kaagad natin yung invitation natin. No? So, ganun lang guys kadali no, mag-layout dito sa may Canva. So, yung picture ko, medyo awkward yung position. So, ang gawin natin is double click lang natin siya. Tapos, ibaba natin siya ng konti. Yan, mga ganyan. Tapos enter lang natin pag okay na tayo. Yan, so, and guys, so nakagawa na tayo ng invitation, 'di ba? So sobrang bilis lang talaga gumawa ng invitation gamit yung Canva. So sa mga nahihirapan mag-Photoshop, guys, no, pwede ka guys mag-Canva. Wala namang problema 'yan. Yung iba kasi nahihiya sila, baka sabiro na hindi sila magaling, baka sabiro na hindi sila professional. Guys, kung saan ka komportable, 'yun guys ang gamitin mo. Okay? Hindi naman alam ng customer natin 'yan. Hindi naman pagka-pinprint mo 'yan, ang sasabihin sa'yo ng customer ay sa Canva mo lang ba ginawa yan? O bakit hindi ka gumagamit ng Photoshop? Guys, di nila sabihin yun, no? Wala silang pakialam dun. Ang gusto lang talaga nila is makagawa ka ng invitation. Okay, so nakagawa tayo guys ng invitation for free. So libre lang to. Diba? Very basic lang ginawa natin. So ang gawin natin ay click natin tong share, tapos download natin siya. Okay? So i-download natin siya. So ang gawin natin guys, no, gawa pa tayo ng isa pang invitation kasi nabitin ako, sobrang bilis lang kasi natin ginawa yung invitation na yon. So gawa ulit tayo ng isa pa, yung medyo pang adult naman na invitation. Okay? So hanap lang tayo dito. Ito kaya, maganda kaya to. So try naman natin to guys, ito. Itong isang to. Yan, customize this template, no. So ito walang ulo, pero tingnan natin kung pwede nating basiksikan to ng ulo. So, cheers to 27 years, no? So, ngayon is 39 years old na ako to join and celebrate Marlon's birthday. O, diba? So, very basic. So, lagay natin dito is March. Yan. Tapos, first 12 PM. Lagay ulit natin, Secret Avenue, Quezon City. Yan. So, again, invited kayong lahat. Hanapin nyo na lang kung saan gaganapin. So, alisin na lang natin to. Siguro, pwede nating idagdag ulit dito yung aking picture. So, ito yung picture ko. So, i-drag ko ulit siya dito. Ayan. So, pwede natin sigurong isingit dito yung picture ko. Tapos, ito. Urong natin to dito. Ito, babari natin to. Lakayan natin. Ayan. Tapos, ito. Lagay natin dito. Ito, delete na lang natin to. Ito, delete natin to. Gawin natin is March 1. Ayan. Diba? So, nagawa natin ng paraan. Tapos, ito, pwede pa natin tong i-edit eh. Pwede natin siya lagyan ng effects. Ito pala, may background remover na siya. Kaso nga lang premium, no? So, kaya tayo gumamit ng remove.bg. Kasi sa Canva guys is premium dapat to, or dapat may bayad ka. Okay, so pwede natin itong palitan yung picture ko. Filters, yan, ganyan, ganito, ganyan, ganyan. Ito, parang maganda to, parang bagay dun sa background. Or ito kaya black and white. Or ito, colorful. O, diba? So marami tayong pwedeng gawin dito sa Canva guys. No? Click-click lang yan, pindot-pindot lang. No? So hindi ka masyado mahihirapan. Yan, so ito na lang siguro, flint. Or ito. Kanina lang, balik tayo dito. Yan, yung flint na lang yung gagawin natin. O yan, so diba guys, no? So ang ganda ng gawa natin. Makita nyo na nakadalawa na kaagad tayo na invitation. No? Walang ka-effort using Canva. So share natin guys, and then download natin. Tapos click natin ulit guys yung download. Yan, so nakadalawang invitation na tayo guys, no? So ang gagawin natin ngayon is mag-print na lang tayo using MS Word. Yan, so mag-open lang tayo ng MS Word. Click block document. Tapos layout natin guys, gawin natin ay A4 size. Tapos, gawin natin orientation, gawin natin siyang landscape. Tapos, i-open ko lang yung dalawa kong ginawa na invitation. Tapos, i-drag ko siya dito. So, medyo lakihan natin siya, no? Gawin natin 7 inches yung kanyang height. So, pati to, gawin natin 7 inches yung kanyang height. So, nakita nyo guys, no? Nakagawa na agad tayo na invitation. Tapos, ready to print na to. So, paano natin siya ipiprint guys, no? Click lang natin itong file. Then, click natin itong print. Then, select lang natin yung printer natin. Printer properties. Gawin natin is premium glossy. Tapos, gawin natin siyang high.
Tapos okay natin, tapos print lang natin to sa ating printer. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pagpiprint ng mga sticker dito sa The Printing Shop, ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, eh kumukupas yon. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang ilumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So sa mga nagtatanong guys, no, ano ba yung ginamit ko na papel doon sa aking invitation, no? So ang ginamit ko guys ay ito. Itong RC Satin. Kasi guys, mayroong problema talaga yung mga printer. Lalong-lalo na yung mga Epson na kapag ka nagpiprint ka using photo paper, meron talaga siyang guhit o roller marks na hindi natin naiiwasan. Kahit na guys, nilalist na natin yung shark teeth, meron pa rin guys gumuguhit kapag ka photo paper yung ginamit nyo. Pag ginamit mo guys ang RC Satin, mawawala guys yung mga guhit na yon. So ito guys yung solusyon doon sa mga problema na bakit may mga guhit yung mga photo printing natin. At maganda pa dyan guys, no? Ito guys, hanggang 200 GSM yung recommended ko nang hindi guys masisira yung feeder mo. Kasi guys, ang number one talaga na dahilan kung bakit nasisira ang printer mo is nagfe-feed ka ng makakapal na papel. Yung iba kasi guys, ginagawa nila 260 GSM. Yung iba naman 300 GSM. So pinipilit talaga nila. Ang nangyari guys, yung printer nila is nabubulunan. So kapag nabulunan guys yung printer mo, nasisira yung feeder niyan. Okay, kapag nasira guys yung feeder niyan, mahal ang paggawa niyan. Yung iba kasi, gusto nila mapagbigyan yung mga customer nila. Kasi gusto raw ng mga customer nila is makakapal ng mga calling card paper. Kaya ganun yung ginagawa nila, no? Ang pinifeed nila sa may printer nila is 300 GSM. Kahit na masira yung printer nila, basta mapagbigyan lang yung customer nila. So ang nangyari dun guys, so nalulugi yung printing business mo. Kasi ngayon, binayad sa'yo dun sa may 300 GSM na calling card na yun, is kulang pa pambayad mo sa pampagawa ng printer mo. So guys, again, ang maximum lang na pwede para sa akin, sa mga printer, para hindi masira yung feeder mo, is 200 GSM lang. So gamitin mo guys itong RC Satin na to. So sa mga gusto mag-avail ng RC Satin na to, no, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to, or pwede mo kaming i-PM directly sa aming page, The Printing Shop. So guys, ito na yung na-print natin using RC Satin. Makikita nyo na wala siyang roller marks, wala siyang guhit. Yan, kahit sa ilalim, kahit itong black na to. Yan, wala siyang kaguhit-guhit, di ba? So guys, ang gagawin natin ngayon is ikakat na lang natin siya using our sliding cutter. Okay, so ang ginaganda kasi guys kapag sliding cutter is straight na straight yung ating cut nito. Ito guys is 10 years na sa akin. Pero meron siyang replacement blade na diretso sa ilalim. So hanggang ngayon hindi ko pa rin siya napapalitan ng blade. So sa mga nagtatanong paano siya palitan ng blade, hindi ko rin alam. Kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin siya napapalitan ng blade. No? So ganito siya katibay. Tapos ang kaya nitong ikat is karton. So bigyan ko kayo ng sample. Ito guys, karton to. Sobrang kapal nitong karton na to. Ayan na, double ply pa yan. So subukan natin siya guys ikat using our sliding cutter. Yan, so makikita nyo guys na effortless lang siyang kinat. So gawin natin, ikat na natin itong ating invitation. So ito na guys yung nagawa natin na invitation. Invitation number 1 and invitation number 2. So napakasimple lang gumawa ng invitation. At makikita nyo, di ba, parang professional. Pero nakita nyo naman paano ko siya ginawa. Sobrang dali lang, no? Hindi man lang inabot ito ng 2 minutes. At ito guys, hindi man lang inabot ng 2 minutes ito, no? Pero nakita nyo naman yung gawa natin, no? Parang professional na professional. Pwede kang maningil ng malaki dito. Tapos syempre guys, para mas formal siya, no? Ilalagay natin siya sa envelope. Pasensya na, wala na ako ibang envelope. Wala akong magandang envelope. Kung ano nila nakita ko dito kasi nga nagmamadali tayo na gumawa ng invitation, no? So ilalagay lang natin siya dito. So na guys, so invited kayo sa aking birthday sa March 1. Gaganapin, no? So sobrang excited ko. Excited na ba kayo? So gaganapin yung venue niya doon sa may... Okay, no? So pumunta kayong lahat. Yan, so invited kayong lahat guys. So pumunta kayo. In-expect ko kayong lahat na makarating sa aking birthday. Again guys, no? March 1, gaganapin sa... So again guys, itong ginawa natin na invitation is ito yung sobrang simpleng invitation, no? Ang next vlog natin, siguro gagawa tayo ng isang medyo komplikado na invitation. So again guys, happy birthday sa akin. So 39 years old na ako, as next year is 40 years old na ako. Grabe, no? Magsisimula na rin yung buhay ko kasi life begins at 40 raw, sabi nila. So again guys, no? Lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine, at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB,
The Printing Shack at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Siyempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, mag-buy ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supporta nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shock. The Printing Shock.